buong paliwanag kung ano talaga ang mensahe na ipinarating doon. So, Miss Kay, ano yung unang mensahe na ipaliwanag ng mga nanonood at nakikinig? Old na mensahe or yung January 9? Yung bago. Pang huli na okay. Yung huli na yung pinakauna. Magandang araw po, Tatay Nars. Bakit told us na eh, pambaba? Araw. Sino yun? Nancy. Ayan na, Brother Nars. Nakita? Oo, nakita, Miss Kay. Okay. Salamat. Narciso Olalo, January 9, 2023, mensahe ng Diyos. Habang nasa tabing dagat kami ni Jesus Christ, nagluluto siya. Titignan ko ang paliyab na ng apoy, pagliyab ng apoy sa kanyang ginawang tatlong batong lutuan. Bigla ko lang naisip na nasa gitna pala kami ng kasagsagan ng gyera. Biglang may narinig tunog na ng fighter plane galing sa west side habang ang dagat ay nasa harapan ko. Sumigaw ako kay Jesus Christ. Buhusan mo ng tubig ang apoy para hindi makita ang usok ng mga sundalo. Pag nakita nila yan, bubombahin tayo. Dali-dali siyang kumuha ng tubig sa dagat at binuhos niya ito. Sumigaw ako. Sumunod ka sa akin, doon tayo magtago sa malayo. Tumakbo ako habang sumusuot-suot ako sa masukal na lugar habang nakikita ko ang ilaw ng plane gawa ng medyo madilim-dilim dahil hindi ko malaman kung agaw dilim o sa gabi o agaw liwanag sa umaga. Palapit ang tunog ng plane sa hindi kalayuan kung nasan ako sumuot. Napalingon ako, nakasunod na pala si Jesus Christ. Ang sabi ko, best friend, paano na ang asawa at anak ko? Sumagot siya, huwag mo na silang isipin, wala tayong magagawa. Kanyang ligtas na sa sarili. Pinupulupotan ko ng damo ang buong katawan ko para hindi kami makita gano din ni Jesus Christ. Ang sabi niya, ganon din si Jesus Christ. Ang sabi niya, paano kung magmanhan sila, makikita din nila tayo. Hindi nagtagal, nagkagulo na sila malapit sa kinaroroonan namin. Narinig ko na tila magkainan sila. Naisip ko, lumapag pala, sumilip ako sa maliit na awang ng damo. May hiniwa ang isang sundalo. Habang hinihiwa niya ito, habang nagsasalita siya at inilapag na paikot, parang naghiwa ng pizza. Ang sabi, ito para sa'yo Japanese, ito para sa'yo Taiwanese, ito para sa'yo Canada, ito naman kay Amerika. May mga bansa pang sinabi pero hindi ko na maalala sa dami. Ang isang sundalo, ang sabi, kung China at Russia, hindi na sila nagpapakain sa mga taong apektado sa gising ka rin. Sa halip, pinapatay pa nila ang mga ito. Bakit tayo sa akin ang malitik ko? Sabay, nagising ako umaga na pala, mensahe ng Diyos. Sa gusto magpaliwanag, gawin lang ninyo, pero ang kabuuhan paliwanag, gagawin ko ito sa Zoom anytime pagkatapos mag-post si Miss Kay ng graphics flyers. Good luck and God bless. So, ano? So dito, siguro naman, Miss Kay, alisin mo muna. Okay. Siguro, maraming salamat, Miss Kay. Siguro sa ano na yun, sa sinulat ko na yun, napaka-detalyado ang senaryo. Yun nga lang, hindi
detalyado ang kabuuan kung anong ibig sabihin doon. Pero ang tinutukoy doon, tungkol ito sa mangyayari na World War III pag nagkataon. Itong sinasabi ng Diyos na yung nagsisiga siya kasi nagluluto, yung inusapan nila na ano, maaring sumiklab, yung apoy ba, sumiklab, na magkaroon ng malawakang World War III. Na ika nga, pag hindi ito nila ma gawa ng paraan, hindi malayo. Kasi yun nga, palapit namin yung fighter plane hanggang sa lumapag. Yung pinakita na ano, madilim, di ko lang alam kung ano yun. So, ibig sabihin, palapit na ang paghukom. Lulubog na ang araw. Yung pizza na hinati-hati, yun yung mga kasunduan ng bawat panig, bawat bansa, kung ano ang kasunduan nila kung mangyari man itong malawakan na ano, tinatawag natin na World War III. Ito, wala akong duda dito pag ipinagin sa akin ng Diyos. Panaginip lang yun sa inyo. Pero para sa akin, subok ko na ang power ng Diyos kung paano kumilos pag binasa ko sa Power of Mind. Hangad ko na nagkamali ako. Yun ang hangad ko para hindi mangyari. Pero subok ko na ang power ng Diyos kung paano kumilos. Kaya itong malinaw na to, na mensahe, more than 100% ito. Kaya kung makita naman natin kung anong takbo ng panahon natin ngayon, pasikip na ang mundo at nagkalat na rin ng masama dito sa mundo makasalanan. So yung ayan, sabi ko nga, ang pizza, so ito yung mga kasunduan ng bawat bansa na nasakop ng ano, agreement ng bawat bansa, lalo na itong kasamahan ng NATO at yung tinutukoy na kung ang China o Russia hindi nagpapakain at pinapatay pa nila, so ibig sabihin, sila ito yung hindi nakikinig sa kahilingan ng mga tao na hindi mangyari ang gagawin ng gyera dahil maraming apektado na mga tao at nangamatay. So kung makita naman natin, magkasundo o magkapareho ang kulay ng dalawang bansa. So hindi malayo talaga na dahil dito na nangyari sa ano, pangaharas ng Russia sa Ukraine, maaring mayroong aksyon ng gagawin na kung sino man yung naging dihado, hindi papayag ang isang bansa na matalo sila, so maaaring silang gumawa ng hakbang na masigit pa sa ginawa nila na maaring makapinsala ng nakakarami. Kaya pag nangyari yon, doon nakikilos ang mga bansang nasasakupan ng samahan ng nakakarami, yung NATO na ika nga. Kaya ang lahat na ay laging handa dahil maaari itong mangyari anytime, depende sa paniniwala ng tao. Kaya nga sabi nga ng Diyos, di ba? Pag hindi nangyari ang mga ipinarating ng mensahe mo na ipinarating ko sa iyo, ipinarating mo sa mga tao, sasabihin ng mga tao, sinungaling ka, nagpatotoo ka. Kaya mangyari at mangyari ito. Kaya hangad ko na marami din na magising.
ma-realize na totoo talaga ang ipinarating ko. Dahil pag hindi, yun na yun. Walang gagawin na ang Diyos. Alam ko, ang power ng Diyos pag kumilos, walang imposible. Pero yun nga, pag hindi maniwala ang tao, kasi ganoon naman talaga ang tao. Pag hindi nangyari ang sinasabi ko, lalo na sinasabi, ah, dati na yan, tragedya na yan, gyera na yan. So, yun na. Nakaloko-loko na. Hindi na gawa ng Diyos ng paraan, kahit kaya niyang gawin sa power niya para lang maiwasan ng malawak na pinsala sa buhay man o sa nilikha ng Diyos dito sa lupa. Kaya hayaan na lang niya para mangyari at mangyari para sabihin ng tao, totoo nga ang mga ipinarating ko. Kaya mas gustuhin ko ang hindi mangyari. Huwag lang maraming mapinsala, buhay man o mga bagay dito sa lupa. So nasa tao na ang pasya lahat. Nakasalalay ito sa paniniwala ng tao dahil ang Diyos nga nagpaalala na. Tulad ng mga trahedyang ipinupos natin na hindi pinapansin ng tao at binaliwala. Ngayon, pag nangyari na, sasabihin ng tao, totoo pala yung sinulat ni Narciso Olalo. Wala na, huli na. Kasi nangyari na. So, ganun ang mangyayari. Katulad din ng paghuhukom. Dahil ang tao, sobra na kasama, lubog na sa kasalanan ang tao. May mapansin natin, bawat bansa ngayon, bawat lugar, kanya-kanya na ng nagpatupad ng sarili nilang batas sa bawat lugar. Merong panggobyerno na pangisahan, hindi nila nasusunod. Kung sino yung makapangyarihan sa lugar na yon, sila ang nagpapatupad at sila ang masusunod. Dahil mas powerful, ika nga sila. Tulad din ng kapanahon na noon ng mga king. Ang mga king ang nagpapasunod sa mga tao at sila ang sinasamba ng mga tao. Kaya sa panahon na yon, doon ang Diyos nagkatawa ng tao, na si Jesus Christ, para palalahanan ng tao. So, ganun din ang nangyari sa panahon natin ngayon. Na sobra na ang kasakiman ng tao sa lahat ng bagay. Pira, pori, at kapangyarihan. Kaya ang Diyos nagpaalala na talaga, for si kang coming. Alam na niya yan lahat. Kaya, yun ang sabi ko, laging handa. Napakalinaw doon sa sinabi na pinaghati-hati na pizza. Ibig sabihin, yung pagkain na yun, yun yung mga pinag-usap-usapan nilang kasunduan kung ano man ang mangyayari. Yun yung pizza na pinaghati-hati nila, na sinasabi nila sa bawat bansa. Yung sinasabi na, ito Japan, ito yung sa iyo, ito Taiwan o ano man, ibig sabihin yun, yun yung mga bansa na sasakop sa samahan ng bawat partido o bansa. Yun yun. Yung bilog, pizza, buong mundo ang nakakasakupan. So, ganun ako magbasa. Napakalinaw niyan talaga. So, yung sinasabing manhan, yun na yung mangyayari sa panahon ng gera. O na, magpalipad sila ng misil. Yun yung aeroplano, yung fighter plane. Ngayon, pagkatapos noon, manha na. Sundalo na magkalat sa ground. Kaya wala na tayong pagtaguan. Yung sinasabi ng sinasabi ko na paano lang ang anak sa asawa't anak ko, yung sabi ng Diyos, wala ka nang magawa, kanya-kanya na. So ibig sabihin, sa panahon na 'yon, kanya-kanya na tayo nang ligtas sa sarili kung may matakbuhan ka. Dahil sa panahon ngayon, pag World War yan, World War III na yan, buong mundo na yan, wala ka ng pagtaguan. Di katulad nung gera sa Ukraine, pwede kang
mag-evacuate doon sa kanait na bansa. Kupkupin ka nila. Pero dito, wala nang kupkupan. Dahil kanya-kanya na tayo ng kaligtasan. So Diyos lang ang kakampi ng bawat isa. Kung talagang iligtas ka niya, din maligtas ka. So ganun ang mangyari sa panahon na ito kung mangyayari. Hangad ko na hindi mangyayari at hindi. Pero ang tao kasi, hindi naman maniniwala ang tao kung hindi mangyayari. Kaya napakalinaw din sinabi ng Diyos na ang lahat ng mensahe ko na ipinarating mo sa mga tao, mangyari at mangyari at mangyari at mangyari ito. Dahil pag hindi, sabihin nila, sinungaling ka, nagpatotoo ka o nabuang ka. Kaya kailangan mangyari at mangyari. Yan, galing sa kanya talaga yan lahat. Wala akong ginawa yan. Para saan na mag-imbento ako ng ganong mga kwento na wala naman ako mapapala. Pero yun ang utos niya. Na huwag ako matakot na magsiwalat sa katotohanan sa mga mensahe niya. Dahil kasama niya ako sa lahat ng panahon. Kaya kung ano man yung ipinarating niya sa akin, yun din yung ipinarating ko sa buong kasangtauhan para palalahanan ang nakakarami. So maraming salamat sa kikinig at yun ang kabuang paliwanag natin doon. So maraming salamat sa mga nagpaliwanag doon. Hindi ko man nabasa. Pero God bless sa inyong lahat. Mayroon bang isa yata, Mskaye? Yung ano, brother, sandali ha.